At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating mga gawain.
Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at pinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang sa kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa na sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daig na matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong sila sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y walang ililigtas na napakukupkup siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po ang lahat. Ang tao'y nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal, mula sa bibig na banal ng Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya na nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, 'Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula?
Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father Eloy. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Nabanggit sa ating ebanghelyo na nalalapit na noon ang pista ng mga tolda. Ano ba itong pista ng mga tolda o yung Jewish Feast of the Tents? Ito yung kapistahan kung saan ginugunita ng mga Hudyo ang mga panahong nakalaya na sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto at sila'y naglakbay sa disyerto patungo sa ipinangakong lupain o sa lupang pangako at nanirahan sila sa mga tolda. Living in tents mean temporary dwelling. At nandoon sa bawat isa sa kanila ang pagnanais ng isang sarili at tunay na tahanan. Tunay nga naman ang katagang, "We are just pilgrims in this passing world." Ang mundong ito ay ang ating tolda dahil lahat tayo ay naglalakbay patungo sa Ama. Tayo'y naglalakbay patungo sa ipinangakong tahanan ng ating Panginoong Hesus. Pansamantala lamang tayong maninirahan sa mundong ito sapagkat ang totoo, tayo ay naglalakbay patungo sa ating Ama. Pero paano ba tayo makakarating doon? Kailangan nating tahakin ang landas ng ating Panginoong Hesus. Kailangan nating mamuhay ng matuwid. Kailangan nating magsabi ng totoo. Kailangan nating manindigan sa katotohanan. Kailangan nating paglabanan ang kasamaan. Kailangan natin makipaglaban sa kasamaan ng iba at sa ating mga sariling kasamaan. Sasabihin, lagi nating naririnig yan. Paulit-ulit na lang na naririnig yan, yung pagsasabi ng totoo, paggawa ng mabuti, pakikibaka sa masama. Pero mga minamahal kong mga kapatid, kahit lagi nating naririnig ang mga bagay na ito, madalas ay nakakalimutan nating gawin. Kaya nga palaging ipinapaalala sa atin sapagkat napakahalaga nito sa ating paglalakbay. Dahil habang tayo naglalakbay sa daigdig na ito, hindi mawawala ang tukso, hindi mawawala ang mga pagsubok, hindi mawawala ang mga taong nagpapahirap sa atin. At nabanggit yan sa unang pagbasa, ang mga taong masasama na nag-uusap-usap para subukin, pahirapan at dustain ang mga matuwid. At sa ating ebanghelyo, nandoon ang mga taong nagtatangkang hulihin at patayin si Jesus. Ganun pa man ay huwag tayong panghihinaan ng loob. Binanggit din sa unang pagbasa na ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos. Sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Lagi nating tatandaan, tayo'y mga anak ng Diyos at lahat tayo'y naglalakbay pauwi sa ating Ama. At bilang mga anak ng Diyos, tayo'y Kanyang tutulungan at ililigtas. This world is just our tent. Heaven
is our homeland. Kaya wag sana tayong mamumuhay lamang para sa daigdig na ito, kundi dapat tayo ay naghahanda rin sa ating paglalakbay patungo sa ating totoong tahanan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo sumasama, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ito, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpag ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Ang itlupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Tinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at laki hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik para mahal at salat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang makas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin. Sana alam at patawarin sala para nang magpapatawad namin sa
tukso at iadya mo kami. Kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyari Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, beauty, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ating gabi, huwag sana.
nang magmamaliw upang ang banakaya ay laging masagana. Sa tangan kong liwanagan, kaway na lapit. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansandambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Nang dakong dapit ako, piging ng Panginoon sa mga kaibigan ay maguling hapunan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga kinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpakumpisal sa Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman sa lahat ng araw ng Biyernes Santo ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Estasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon.
Available po ang aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car-raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid na simbahan sa halagang 500 peso lamang. Panoorin po natin ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2:00 ng hapon. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan. Upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapwa natin, iyan ay ating sa